Good morning po sa bawat babae at lalaki na muli pong binigyan po ng panibagong buhay ng Diyos sa panibagong araw na ito. Tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa kabila ng patuloy pa rin na pandemya na ating pong naranasan ay nakita pa rin po natin ang kabutihan ng ating Diyos at hindi tayo pinabayaan. At tayo po ay binigyan niya ng pagkakataon na muli pong mabuhay at mayroon po tayong panibagong kalakasan. At nagpupuri tayo at nagpapasalamat sa Diyos sapagkat sa Biblia po ay binigyan tayo ng assurance ng Panginoon na tayo po lahat ay makakapasok doon po sa kalangitan sa pamagitan po ng ating Panginoong Heso Kristo. Sabi doon sa John chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang buhay, at ang katotohanan, at walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya po, panghawakan po natin ang pangakong ito ng ating Panginoong Heso Kristo na ang tanging daan lang papunta doon sa langit ay sa pamamagitan niya. Kaya lagi tayong magtiwala sa Diyos at lagi nating alalahanin na tayo po ay minahal ng ating amang nasa langit, kaya ibinigay niya si Jesus na bugtong niyang anak para po sa kaligtasan ng bawat isa. So, anumang pong pagsubok na pwede nating kaharapin o hinaharap o pinagdadaanan sa oras na ito, mga kababayan po namin, lagi po nating ilagak ang ating pong pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Unang gusto ko pong banggitin sa bawat sa po sa atin ay wala pong pwedeng makapaghihiwalay dapat sa atin sa pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Nothing can separate us from God's love. Okay po? Kaya po hindi po yung trials na yan o pagsubok na yan na kinakaharap mo ngayon ang makapaghihiwalay sa Diyos, sa Diyos, kundi ito po ay gamitin po natin bilang sandata na lalo tayong magtiwala at maging matatag sa ating pong pananampalataya. Kaya unang puntos na gusto ko pong iwanan po sa atin, remember that God loves you so much. Yung alalahanin ng Diyos ay grabe yung kanyang pag-ibig sa iyo, kaya nga binigay niya si Jesus bilang tagapagligtas natin at siya po yung tanging daan para po malagpasan natin ang mga pagsubok na ito. At siya rin po yung daan para makapasok tayo doon po sa kalangitan. Kaya po, remember that God loves you so much. Pangalawa po ay na gusto ko pong idagdag para po sa ating pong spiritual enhancement ay pray. Pray for God's power and love na kailangan po natin. Hingin po natin sa Diyos na bigyan niya tayo ng lakas at bigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. At the same time, umiral po sa atin yung pag-ibig ng Diyos. Ibalot sa atin ng Diyos yung pag-ibig. Kaya po, lagi po tayong manalangin. Huwag tayong magsasawang mag-pray sa Kanya, tumawag sa Kanya, sapagkat Siya lamang po ang pwedeng makatulong sa atin sa anumang pong suliranin na ating pong pinagdadaanan ngayon. Then, pangatlo, ay ibahagi rin po natin, share to others the good news of love. I-share po natin sa iba yung pong balita na kung saan balita ng pag-ibig na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ano man po yung pinagdadaanan nyo po ngayon at ito po yung inyo pong nalagpasan, hindi dahil sa inyong kalakasan, hindi dahil sa ating sariling kakayanan, kundi kaya nalagpasan natin ang pagsubok na yan ay dahil sa pagmamahal at biyaya at kapangyarihan ng ating Diyos. Kaya po, marahil niloob ng Panginoon yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin o pinagdaanan na natin at ito'y ating nakayanan sapagkat yan po yung pwedeng gamitin natin bilang sandata para po sa mga kababayan din natin na ganyan din po yung kanilang nararanasan ay i-share po natin na ang tanging tumulong sa inyo, tanging tumulong sa bawat sapos atin kaya natin nalagpasan ang mga pagsubok ay dahil sa pag-ibig at sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya po,
magpakatatagpo tayo sa ating pong pananampalataya, sa ating pong Panginoon, at lagi nating tatandaan, Hebrew chapter 13 verse 5, ang sabi po doon sa 13 verse 5 ng Book of Hebrew, kailanman hindi tayo pababayaan at hindi tayo iiwan ng ating pong Panginoon. Kaya po, congratulations, okay, sa bawat isa po sa atin, at magpatuloy tayo sa pagtitiwala at pasasalamat lagi. Ibigay natin lagi yung pasasalamat sa Panginoon. May pagsubok, walang pagsubok, may biyaya o walang biyaya, material na bagay, magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Kasi po, yung tayo po'y mabuhay, yung nagagalaw natin yung ating mga kamay, daliri, isa po yung blessings ng Diyos. Okay po? At pagising natin ng umaga, yung makita natin yung kagandahan ng araw, makita natin yung kagandahan ng kapaligiran, yan na po isang blessings na dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon. So magandang araw po sa bawat isa po sa atin. Keep on serving the Lord no matter what happened. At ang Diyos ay nalulugod sa bawat mabait lalaki na nagtitiwala sa Kanya. Lagi nating tatandaan, sumagot si Jesus, John chapter 14 verse 6, sabi niya, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Kaya po, lagi nating tatandaan, siya yung unang nagmahal sa bawat isa po sa atin. Pangalawang, gawin natin, manalangin tayo, hingin natin yung kapangyarihan ng Panginoon at ang pag-ibig ng Diyos. At pangatlo, ay ibahagi rin natin sa iba yung good news na kung saan mahal tayo, mahal din sila ng ating pong Panginoon. Magandang umaga, God bless you more, and happy to serve our Lord Jesus Christ. God bless you!